Sa iba pang balita, mga kapatid, arestado ang isang notorious na motor napper sa Quezon City. O motor napper. Habang sa Pasay City, arestado rin ang ilang Chinese nationals na ginawang bahay aliwan ang isang condo hotel. Magbabalita si Hannibal Talete. Dito sa loob mismo ng kanyang bahay sa Caloocan, inaresto si alias Leo. Matagal na siyang tinitiktikan ng mga pulis dahil sa top 3 most wanted pala siya sa Quezon City dahil sa pagiging miyembro ng Carnapping Group. So pag meron silang nakitang mga mabibiktima, agad-agad grupo sila ito eh. So agad-agad nilang itong tatakutin, sasakay sila sa motor at dadali nila yung motor, iiwan nila yung biktima. Ang siste pa, sinachap-chap nila ang mga nakaw ng motor saka ibinibenta man ng pira-piraso ang mga piyesa. Bukod sa karnaping, dati na rin palang nakulong si alias Leo dahil sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Pero sabi niya, kasama lang po talaga ako. Bali yung kasama ko po, hindi ko naman po alam na gano'n po ang gagawin niya. Eh, kumuha po siya ng motor. Pero kailangan na niyang patunayan niya yung sa husgado. Sa bisa ng search warrant, inisa-isang halugugin ng mga operatiba sa pangungunan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang bawat kwarto ng kondotel na ito sa Pasay. Pakay nila ang mga nagpapatakbo ng establishmento. Imbes kasi na pahingahan, ginawa raw bahay aliwan ang kondotel na ito. Immediately, naganap na kami ng tao na makakapasok dito and indeed na confirm nga namin na meron nga talagang prostitution dito sa area na ito. Apat na Chinese ang nagpapatakbo ng prostitution dito, kasama na ang dalawang Pinay na nagsisilbing bugaw. Lahat sila arestado. Nagsimula raw minanmanan ng mga otoridad ang lugar dahil sa mga text blast. The amount of text blast coming from this place, masyado marami. That's why there were great interest in looking at the area. So doon, yung kumbaga, yun yung nagkapag-ungkat na there are other illicit activities. That's why we found this. Nadatnan din sa ginawang raid sa kondotel ang mga babaeng nag-aabang na kanilang parokyano. Karamihan daw sa mga customer ay mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Narescue rito ng mga otoridad ang 13 Pinay. Yung iba sa kanila, binebenta raw online. As part of the evidence na gagamitin natin dito, of course, yung mga transactions na nakuha natin. And then yung mga usapan nila sa mga chat groups nila, kasi doon sila parang nag-uusap kung saan mo dadalhin yung babae, yung order na babae, kung magkano. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nireg na kondotel. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.